Okay. Punto por punto natin ngayon. April 30, 2022. Ang punto por punto natin from live video to YouTube channel. So dalhin natin doon para makita ng lahat at makatulong naman tayo sa kababayan natin Pilipino. So sa mga hindi pa nakakaalam sa grupo namin, Defenders of Democracy, or shall we call in Tagalog, tagapagtanggol ng demokrasya, ito ay anti-corruption and anti-communism. So sa corruption ay magtutugon ito sa katiwalian, mga incompetent sa gobyerno, dahil kasama rin sa corruption, dahil binabayaran sila ng taong bayan tapos hindi pa maganda ang serbisyo. So bago pa man ipagpatuloy ko, kailangan mag-likes kayo, subscribes, comment sa ating punto por punto kung ano ang magandang recommendation na inyo sa punto por punto or sa ating samahang organization na Defenders of Democracy. Ang Defenders of Democracy, yun nga, anti-corruption. So yun ang tutugon sa mga lahat ng mga nasa gobyerno na mga tiwali. Sabi ko nga, incompetent. Kasama yan sa corruption dahil binabayaran sila ng taong bayan. Pangalawa, anti-communism. So tayo ang magtutugon or ang grupo ng Defenders of Democracy ay para matulungan ang kakulangan ng gobyerno. Pero paano daw? Paano daw natin matulungan? Madali. Kung lahat tayong Pilipino ay magkaisa at magtulungan at sa pamumuno natin at saka ng ating mga kasamahan, madaling matulungan yan. Madali. People's power yan eh. Meaning people's support. Once may people support of your mission, sinisigurado ko, mananalo ka sa gera. People support ito, yung anti-communism. Ang problema nga lang, ang Armed Forces of the Philippines at ang National Police, hindi sila gaano makaporma dahil may nakahadlang yung politika. And maybe, sa Constitution, but they are mandated by the Constitution na protektahan ang bayang Pilipinas. Tayo mga Pilipino ay mayroon rin tayong responsibilidad na tugunan, lumahok, tumulong o pamunuan. Sabi nga nila, sabi nga ng Constitution, tayo ang gobyerno, di ba? Sinisigaw sa lansangan na tayo ang gobyerno. O, ginagawa nila. Sila daw ang gobyerno. Yung komunista, ano yan? Yung komunista is ginagamit na lang nila ngayon sa hanap buhay, sa politika. Wala na yung katotohanan ng ideolohiya. Ano? So, mga kababayan ko, suportahan nyo ang programa ng Defenders of Democracy, punto por punto. I-like and subscribe ang ating YouTube channel. Sasabihin ko sa inyo, kung tayo ay magtutulong